Muli, humingi kami sa inyo ng kaunting yung oras at panandalian namin puputulin ang inyong kasiyahan. Nung nakaraan, isinatalakay natin na kung ang isang tao ay talagang nagpapahalaga para sa kaligtasan niya sa kanyang kabilang buhay, ay sisikapin niya na alamin, tiyakin kung ang kanyang sinasamba ay yung tunay bang nagmamayari ng paraiso at tunay na nagmamayari ng impyerno, yung tunay na tagapaglikha. Sapagkat sinabi natin na wala ni isa ang makakapagbigay ng permiso na makapasok sa isang establishmento, kundi yung tunay na may-ari ng establishmento na yon. So ganun din pagdating sa paraiso at impyerno, walang makakapagpapasok sa atin sa paraiso maliban sa tunay na nagmamayari ng paraiso. Ang tanong ngayon, papaano natin kikilatisin kung tunay ba ang ating sinasamba? So sa anong paraan natin malalaman na tunay ang sinasamba natin? Sa amin sa Islam is hindi nagkulang ang dakilang na tagapaglikha na ipakilala ang kanyang sarili. Siya mismo ang nagpakilala sa malulahating Quran sa kung ano ang tunay na katangian ng isang tunay na tagapaglikha. So, Muslim ka man o hindi, tiyak na ang mga katangian na babanggitin natin ngayon ay tatanggapin ng ating isipan. Sapagkat wala ni isa sa mga katangian natin babanggitin ang nararapat na magtaglay sa mga katangian na yaon maliban sa tunay na makapangyarihan na naglikha sa atin. Sinabi ng dakilang tagapaglikha ng Allah sa malulahating Quran, A'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad. Sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad sa pamamagitan ni Anghel Gabriel, ipinahayag sa kanya, sabihin mo Muhammad na ang Diyos na tagapaglikha na ang Allah ay nag-iisa lamang. So lahat tayo ay agree, ano, na sa isang bansa, hindi kaya sa isang sasakyan ay iisang driver lamang ang maaari. Imagine kung sa isang sasakyan ay may dalawang manobela, ano kaya ang mangyayari sa mga sakay nito? Ano ang mangyayari doon sa sasakyan? Ang isa gusto pumunta sa kaliwa, ang isa gusto pumunta sa kanan. So, kaguluhan, ano buhay ang masasayang kapag ganun ang mangyayari? So, how much more dito sa daigdig, ano, na hindi lamang iisang sasakyan, maliit na sasakyan ang kinokontrol, ang dinadrive, kundi ang buong sansinukob, ang buong daigdig, ang earth, ano, at bawat buhay natin is ang Diyos ang nagkokontrol. So, kinakailangan na isa lamang, kahit sa isang bansa, hindi maaari na magkaroon ng dalawang presidente. Imagine kung nanalo si Lenny, tapos nanalo din si Digong, ano mangyayari? Ano sa Pilipinas, kung dalawang ating presidente. So, dito pa lamang sa katangian na ito, na sinabi ng dakilang tagapaglikha na iisa lamang talaga ang Diyos, is katanggap-tanggap sa aking kaisipan, na nararapat talaga na iisa lamang ang Diyos. Imagine kung dalawa ang Diyos. So, iyon ang unang katangian ng Diyos. Ang pangalawang katangian, okay? Allahus Samad, ang Diyos ay wala siyang pangangailangan. Wala siyang kahinaan. Lahat tayo maniniwala na dapat ang isang Diyos, wala siyang kahinaan. Okay? Wala siyang kahinaan at wala siyang pangangailangan. Imagine kung ang Diyos mo nagugutom. Pagkatapos magdarasal ka, o Panginoon, sana may makain ako ngayong araw. Baka sabihin ka, kung nga gutom to, sa akin ka pa hihingi. Di ba? So ang isang Diyos, wala siyang pangangailangan. Bagkos ang lahat ng pangangailangan na kanyang nilikha, kaya niyang ibigay. Okay? At wala siyang kahinaan. Hindi siya inaantok at hindi siya natutulog. May kanta pa nga, di ba? Natutulog ba ang Diyos? Hindi. Kasi imagine, gustong-gusto mo magdasal, pagkatapos natutulog pala ang Diyos na nagdadarasal ka, so saan yung oras mo? Okay? Hindi ka mapapakinggan ng Diyos. So kaya nilinaw ng dakilang ng tagapaglikha sa malulaating Quran na ang pangalawang katangian ng isang tunay na Diyos ay Allahus Samad. Wala siyang pangangailangan at wala siyang kahinaan. Ang ikatlong katangian, lam yalid walam yulad. Okay? Hindi siya nanganak at mas lalong hindi siya ipinanganak. Kasi palagi natin binibigay na example. Kapag ang hayop ay nanganak, ano ang anak niya? Hayop din. Kung ang tao ay nanganak, ano ang anak niya? Tao rin. So ngayon, kung ang Diyos ay nanganak, ano ang anak niya? Diyos din. So ngayon, kapag naniwala tayo na ang Diyos ay nanganak, o di kaya ang Diyos ay ipinanganak, sinira na natin ang unang katangian ng Diyos, which is, nag-iisa lamang siya. So hindi maaari na ang Diyos ay manganak
o ang Diyos ay ipinanganak. Kasi kapag ipinanganak siya, ibig sabihin may magulang siya. So ang magulang niya is Diyos, so siya na anak is Diyos din. Okay? So yun ang ikatlo na katangian. Lam yalid wa lam yulad. At ang ikaapat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ito ang pinakahuling katangian. Walam yakul lahu kufuwan ahad, at sa Diyos ay walang kaharing tulad. Ang Diyos ay iisa, ang Diyos ay unique. Wala siyang katulad. Okay? So kapag ang Diyos natin na kinikilala is meron siyang kamuka, okay? Meron siyang katulad, meron siyang kaparehas, so kinakailangan na ulitin natin sa pag-suri kung tunay ba na Diyos ang ating sinasamba, sapagkat ang tunay na Diyos ay wala siyang katulad. Kaya sa banal na Quran, nilinaw ang Panginoon na tagapaglikha, ang tunay na tagapaglikha ay unique. Wala siyang katulad. So ang apat na katangian na yon, mismo ang dakilang tagapaglikha ang nagbigay ng mga katangian na yon, na yon ang katangian ng isang tunay na Diyos. So yung apat na katangian na yon, tandaan natin at doon natin, yon ang gawin natin formula at doon natin timbangin kung ang Diyos na ating sinasamba ay pasok ba sa mga katangian na ating binanggit. At hanggang dito na lamang, maraming salamat sa pakikinig.